morning mga kaibigan. Good morning. Today is Wednesday. Ako ay mag-prepare lang. Anong oras na ba? Time is 7:20 na. Kailangan ko na madali. Pupunta ako sa doktor mga kaibigan. Mamaya pa ang pasok ko. So nag-half day muna ako. Ngayon maghilamos muna tayo. Ano? Samahan niyo ako sa aking morning routine. Una, mag-ano tayo. Ito mga kaibigan, trinay ko lang ito ha. Hindi ako nagbibinta. Hindi rin ako dito tawag niyan, sponsored, okay? Pero, yung kaibigan ko nagbibinta. Actually, ang story ng sabon na ito na gamit ko is, ang nag-ano niyan, yung doktor na Pilipina na nakatira sa Germany. So, nagbibinta siya ng ganito. Nakisali na rin lang ako. Kasi, syempre, kaibigan ko, sinusuportahan ko siya. Diba? So, bumili ako ng one set dati ng, ano, ng mga pamukha. Pero, hindi ko ginamit yun. Yung anak ko ang gumamit. Binigay ko sa kanya. Kaya lang, ano siya, tatlong piraso yata yun. Ang binayaran ko, almost 1,800 krona. May kamahalan siya, mga kaibigan. Pero, itong sabon na ito, affordable naman, 150 krona yan. Ang sabon na yan, ayan o. Ewan ko kung mag-focus ha. Ayan. Ayan. Kay Dr. Maureen. Ayan. Tapos ang kaibigan ko na nagbibinta nito ay si Rachel Panganiban. Tingnan nyo na lang sa Facebook kung gusto nyo mag-order. Lalo yung mga nandito sa Sweden at gusto rin mag-try. So, ayan o. Dalawa. Ito lang ang tinatry ko ngayon. So, tingnan natin. Kasi mga kaibigan, nagkaroon ako ng pigment nung hormone behandling tawag niyan. Kasi dati, matagal na yun, long story, wag na natin kungkapin. Nag-hormone behandling kasi ako, tapos nagkaroon ako ng mga pigment. Oh. Kung makikita niyo dati sa mga picture ko, hindi niyo ito makikita. Sa Facebook. Makikita niyo dati sa mga picture ko sa Facebook. Wala ako nito. Pero nung mag-hormone behandling ako, nagtatablet tapos may mga turok-turok. Nagkaroon ako ng mga pigment. Nagkaroon ako nito. Tapos tumaba ako. Kita nyo naman. Dati kasi payatot ako. So, ayun. Pinainom nila ako ng gamot para tumaba. Alam mo, na-risk kasi ako dati. So, na-confine ako sa ospital. Doon muna ako. Tapos, pag-uwi ko sa bahay, may mga gamot na ako, may mga turok-turok na ako. Tapos ayun, tumaba na nga talaga ako. Aking kaibigan mga kaibigan, si Rich, magkakaroon siya ng sarili niyang tawag niyan, hindi naman salong, pero yung tawag niyan, lokal ba? Doon siya magmamasal. So, magkakaroon siya ng sarili niyang kwarto. Magre-rent siya. Tinawagan niya ako kahapon. So, malamang, ako ang una niyang customer doon. Sabi niya, hindi kita sisingilin na malaki, pero kailangan ko ng mga unang customer para naman pumasok sa kanyang bagong business. So, shout out sa iyo, Rich. Congratulations. At sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo kasi ang bait-bait mo talaga. Ang bait mo sa pamilya mo, tumutulong ka, tumutulong ka sa mga taong nangangailangan ng tulong. So, ayan, pupatuloy mo lang yan, Rich. Balang araw. Balang araw sa mga ginagawa mo. Diba? Hindi naman natin sila sabing tumulong tayo para swertehin, di ba? Pero ang ibig ko lang ba sabihin, pag ang tao mabait, siguro naman ang Panginoon mabait din, di ba? Kahit hindi ka nabigyan ng kayamanan, bigyan ka lang ng magandang kalusugan. Yun lang naman yun. Eh. At yun lang ang wish ko rin sa'yo. Di ba? Ayan po, sabon. Ibabadlak natin siya dyan mga 5 minutes. Kaya lang parang nagkakaroon ako parang medyo makati. Pero tinatry ko kasi para mawala talaga ang pigment. Tapos mga kaibigan,
nung nandun ako sa kanya last week, nagpamasals nga ako, in-offer na naman niya ako, ay na naman tong kaibigan ko eh, mahilig sa mga offer-offer. Ayan, nadala na naman ako. 450 krona ang isa nito. Ayan. Ha? Ito siya. Itong kaibigan ko, nagpunta siya sa Germany kay Dr. Maureen. Seminar siya doon para makapagbinta siya ng mga ganito. Ayan. So, mayroon na siyang permission na magbinta nito dito sa Sweden. Ayan, kita niyo? Ayan. Ito yung cream na ito. Nakalagay dito day and night. Pwede mo siyang gamitin kahit araw, kahit gabi. So, hindi ako makakita ha, kasi malapit talaga ang mata ko. Tapos, try lang natin itong basahin. Made in Switzerland nakalagay dyan. Made in Switzerland. Actually, as I said before, ang gamit ko talaga sa buong katawan ko, pati mukha ko, ito lang. Ito or miniderm. Miniderm, pares naman yan sila eh. Iba lang ang iba lang tatak niya, pero miniderm din ito. Ito lang ang gamit ko, buong katawan ko, pati mukha ko, wala na akong ibang gamit. Sabon, tapos ito. Pero this time, dahil nga sa pigment ko, itatry ko. Bakit hindi? Walang mawawala sa akin eh, diba? Walang mawawala sa akin kung itatry kong mangarap na mawala ang pigment ko. So, ngayon mga kaibigan, kasi nagmamadali na ako, magkape muna tayo. Hindi ako magagawa ng maraming kape dahil ano nga, nawala akong masyadong time. So, mag-nice coffee lang tayo. Huwag na tayong mag-brewed coffee kasi matagal pa yan. Tapos, as I said, konti lang ang kakape ko. Ayan o. Hindi nga puno ang kutsari. Not even one teaspoon. Kasi, I just wanna have something in my stomach kasi kainan po na ng mga gamot ko. And, a little bit. Just two little bit sugar. Ay, naku, nagtapo na tuloy. Ayan. Super konti lang talaga ang sugar natin. Ito ko sa rate ito mga kaibigan. Ganyan lang karami ang ating sugar. Kasi, may tendency ako. Or, nasa risk ako ng high sugar. Hindi naman pwede yan. Lahat ng kakainin ko, titignan ko kung may sugar. Kahit milk, may sugar yan eh. Mga prutas, may sugar yan. Hindi pwede sa akin yan. Wala na akong kakainin. Papayat na uli ako. Ma-hospital na naman ako. Hindi pwede sa akin yan. So, kailangan din, walang iwas-iwas, pero bawas-bawas. Ganyan lang. Diba? Tulad ng kanin. Ang kanin sa akin, actually, hindi maganda. Hindi maganda sa akin ang kanin. Lalo na yung kanin nila dito. Hindi katulad sa atin na bagong ani, di ba? So, pero sabi ng doktor, kasi sabi ko, ano kakain ko? Hindi ako kumakain ng patatas, hindi ako kumakain ng pasta, hindi ako kumakain ng tinapay. Ano kakain ko? Mag-salad na lang ako. Hindi na ako mabubuhay niya. Sabi niya, sige, hindi kita babawalan ng kanin, pero bawasan. Yan, kaya bawasan ang aking kanin. Mag-milk tayo. Milk. Ang aking milk din, hindi na rin katulungan. Kailangan na rin ganito ang milk ko. Kasi yung chan ko nagluluto. Pasensya na mga kaibigan, ha? Mapangit ang aking video ngayon kasi ipatong-patong ko lang kayo kung saan-saan. Pasensya na talaga, as in. Ayan po mga kaibigan. Hindi ko alam kung paano ko kayo ilalagay dito, pero diyan muna. Maghilamos muna tayo, ano? Ewan ko nagpadala sa akin ng message. Ngayon mga kaibigan, gamitin natin ito for the second time. The first time na ginamit ko ito kagabi bago ako natulog. So, actually, meron siyang ganito. Diba? Kaya lang, hindi ko ito ginagamit. Ngayon, ko lang ito gagamitin. Para ipakita lang sa inyo, meron yan. Pero mga kaibigan, ito ang gamit ko. Kasi, kakamayin ko rin naman eh. Diba? Thank you.
kay Dr. Aurin. Ito ang box na sa mga gustong mag-order, yan po. Order na po. O gaya sa kabigan ko. Rachel Panganiban Armstrong. Yan ang bilhin niya. Yan, tingnan niyo sa Facebook. Lagyan ko kayo ng puti dito. Ano? Parang, ayan, hulog niya. Pasensya na kayo. Ayan, kita niyo mga kaibigan, yan ang itsura niya. Tapos mga kaibigan, samahan niyo ako, kakain muna ako saglit. Alam niyo na, OFW, tira. Tira nating ano. Pero masarap ah. Oh, ayan. Kunting sabaw, isang hiwa ng pusit, ayan oh. Tapos yung sabaw, tapos yung nabili ko. Pinakita ko rin yan sa YouTube, ay sa aking video last time. Hindi ko pa na-upload. Bumili kami ng kaibigan ko ng bagoong. Ayan. Bagoong sabaw lang siya. Tapos mga kaibigan, nilagyan ko ng citron. Oh, ayan. O, diba? Ulam na to. Sanay ako nito sa Pilipinas, mga kaibigan. Alam mo pa ang pinakamasakit nyo nito kung may saging tayong sabah. Oh. Asim. Ang daming yatang citron ako nalagay. Dami kong vitamins. Hindi pa mga kaibigan. Wala na talaga. Kain tayo, kain. Kunting bahaw. Tapos ang kape natin. Ayan. Lumamig na tuloy. Saka kung ano ang ginagawa ko. Mga kaibigan, mamaya na lang nakakahiya naman sa inyo. Katingin saan kumain. Kunti lang naman itong kinakain ko. Malagyan lang ng pagkain yung saan ko kasi ang mga gamot ko mga matatapang. Parang hindi ako magsuka mga. Anyway mga kaibigan, yan na muna po ang ating video. Mamaya, siguro pag on the way na ako pupunta sa doktor, baka mag-video ako. Depende ng kung gano'ng karaming tao sa tram na sasakyan ko. Pero as of now, yan na muna. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. God bless everyone. Have a nice day. Bye.